Paano ba? Paano mapaakit ang sinumang babae kahit hindi ka mayaman? 8 tips. Shoutout to Leslie Cambal 22, Miklat Nico, Bridget Ricardo, and Editha Oyama. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Let's start the video. Tip number 1, maging masaya kasama. Ito na siguro ang pinakapang-akit mo sa isang babae kung hindi ka kagwapuhan at hindi ka mayaman. Yung masaya ka kasama, napapangiti siya kapag kasama ka niya, napapatawa mo siya. Yung maski ilang oras kayong magkasama ay parang kulang pa rin at bitin ito kasi nag-e-enjoy siya sa piling mo. Sa umpisa ay baka sa utak niya ay kaibigan ka lang niya. Pero kung napapadalas kayong magkasama at hinihiritan mo siya minsan na type mo siya o pinapakilig mo siya through flirting, eventually ay mahuhulog at mahuhulog ang loob niyan sa'yo. Kapag sanay na siyang kasama ka pero hindi pa rin siya sigurado kung gusto ka niya bilang higit sa kaibigan or fine-friendzone ka niya, subukan mong magpamiss ng konti. Kung araw-araw kayong magkausap, subukan mong huwag munang kumontak sa kanya ng isa o hanggang tatlong araw. Doon niya marirealize na ayaw kanyang mawala sa buhay niya at na may pagtingin na pala siya sa'yo. Baka pa nga siya ang maghabol sa'yo. Tip number 1, maging masaya kasama. Tip number 2, ang lalaking malambing at mapagmahal. Ang mga babae ay hindi naman basta-basta bumabase lamang sa panlabas na itsura ng isang lalaki o sa laman ng wallet nito. Sa umpisa, syempre, yan ang makakatawag ng pansin ng isang babae. Kung gwapo ka ba o kung may kotse o may pera ka. Ngunit, hindi ibig sabihin ito na kung hindi ka ganun kagwapo o wala kang kotse o pera, ay hindi na maaaring magkagusto sa iyo ang isang babae. Ang importante sa babae ay kung ano ang nararamdaman niya kapag kasama ka niya. Kinikilig ba siya sa'yo? Feeling niya ba ay alagang-alaga mo siya? O na mahal mo siya? Kung pinagsisilbihan mo siya, binibigyan mo siya ng oras, at lagi mo siyang pinupuri, maski ayaw man ang babaeng ma-inlove sa'yo, ay unti-unting mahuhulog ang loob niya sa'yo. Aminin niya man ito o hindi. Maski hindi ka pasok sa standards niya, kapag na-inlove na yan sa'yo, hindi ka na niya ipagpapalit maski sa taong mas may pera. Napakalaking puntos rin sa babae ang lalaking pursigido at consistent. Kung sa umpisa ka lang malambing at mapagmahal, hindi ito uubra sa karamihan ng mga babae. Pero kung pursigido ka, maaaring bumigay siya at bigyan ka ng chance, lalong-lalo na kung ilang buwan o taon ka nang naliligaw. Tip number 2, maging malambing at mapagmahal. Tip number 3, be confident. Ang lakas makagwapo ng confidence o kumpiyansa sa sarili, lalong-lalo na sa mga lalaki. Yung tipong, maski hindi ka gwapo, eh parang gwapong-gwapo ka sa sarili mo. O maski hindi ka mayaman, ay sigurado kang balang araw, yayaman ka rin. Yung may attitude ka na, okay lang maski hindi mo ako magustuhan kasi sigurado akong may ibang magkakagusto sa akin at balang araw ay magsisisi ka rin na hindi mo ako sinagot. Napakalakas ng dating nun sa isang babae. Nakakahawa kasi ang bilib ng isang lalaki sa kanyang sarili. Kapag bilib na bilib ka sa sarili mo, natural lamang na bibilib rin ang babaeng gusto mo sa'yo. Lalong-lalo na kung consistent ang pagiging confident mo at kung yung mga tao sa paligid mo ay may bilib din at tiwala sa'yo. Kung hindi ka man confident sa ngayon, fake it until you make it. Sa umaga, purihin mo ang sarili mo sa salamin, ayusin ang iyong pananamit at tindig. Mag-practice magsalita ng medyo mas malakas ang boses at mas malalim. Umarte na parang confident ka na at tignan kung paano mag-iba ang paningin sa'yo ng ibang tao. Over time, mapapansin mong di ka na umaarte pero talagang confident ka na at malakas na ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Tip number 4, maging responsable. Ang lalaking responsable ay nakaka-attract para sa mga kababaihan.
Ang pagkakaroon mo ng kakayahang gawin ng mga bagay ng walang reklamo ay isang pag-uugali na dapat mong ipagmalaki. Yung tipong hindi ka nag-aatubiling gawin ng mga bagay-bagay, imbis na ipagpabukas ay gagawin na lamang ngayon upang makatapos agad, o yung pag may pinangako ay sinisiguradong matutupad ito. Yung tipong responsable ka sa paraang kahit ano ang ipagawa sa iyo ay hindi ka umaangal, bagkos ay ginagalingan mo pa ang iyong pagtatrabaho. Kahit hindi ka mayaman, kung responsable ka naman, maaakit at maakit sa iyo ang babae dahil ang salapi ay pwede mong mapagpaguran, pero ang makakilala ng lalaking responsable ay minsan lamang sa buhay mo. Ang babae kasi ay naghahanap ng lalaking maaaring makatuwang sa buhay. At ang isa sa mga katangiang hinahanap nila ay ang lalaking responsable at dependable na maaari nilang sandalan bilang pinuno ng kanilang magiging tahanan. Tip number 4, maging responsable. Before we continue with tip numbers 5 to 8, may kling patalastas lang po, find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with tip number 5, matyaga o masipag. Nahuhulog ang loob ng mga babae sa lalaking masipag o matyaga sa paraang hindi siya nagpapahuli sa mga iniatang na gawain sa kanya. Laging maagap, ika nga. Yung kahit mahirap ay nagsusumikap siyang gawin ito para lang mapasaya ka, na kahit hindi siya mayaman, sincero naman siyang tao. Pwede rin yung tipong matyaga siyang hintayin ka dahil totoo ang pagmamahal niya sa'yo. Yung hihintayin niya maging handa ka na kahit gaano pa katagal ito. O di kaya yung pakiramdam ng nililigawan, nagtsatsaga siyang ligawan ka at intindihin ka kahit kung minsan ay may toyo ka. Hindi ka nga mayaman sa salapi, ngunit mayaman ka naman sa pasensya. Napakalaking bagay nun sa mga babae. Tip number 6, may pangarap. Kahit hindi ka mayaman, kung nakikita naman ang babaeng gusto mo na may pangarap at plano ka sa buhay, maaakit at maaakit siya sa'yo. Yung tipong nagsusumikap kang abutin ito kahit na mahirap. Nag-aaral kang mabuti para sa kinabukasan mo. Yung kahit na maraming tukso dyan upang madistract ka sa mga pangarap mo ay hindi mo naman pinapansin. Bagkos ay nakatuon lang ang iyong isip sa kung paano mo ito tutuparin. Malalim ang pinanggagalingan ng mga babae. Hindi lang naman sila basta-basta bumabase sa kung ano ang kaya mong ibigay sa kanila. Ang tinitignan nila ay kung talaga bang may pangarap ka, may plano para sa future ninyong dalawa. Tip number 6, may pangarap. Tip number 7, may paninindigan o isang salita. Ang mga babae karaniwang nahuhulog sa mga lalaking pinangatawanan ang kanilang mga pangako. Yung tipong pinangakuan kang ituturing kang prinsesa at tinutupad naman ito sa pamamagitan ng pagpapasaya sa'yo. Yung tipong hindi lang siya magaling sa umpisa. Kung ano ang ipinakita niya nung simula ay naging consistent pa rin siya sa mga salitang binitawan niya sa'yo noon. Pinapanindigan niya ang relasyon ninyo, na kahit hindi siya mayaman at hindi ka man niya mabigyan ng material na bagay, ay tinupad naman niya mga pangako sa pamamagitan ng pag-akto sa mga salitang binitawan niya sa'yo dahil mahal ka niya, na kapag sinabi niya, gagawin niya. Tip number 8, maging madiskarte. Ang lalaking madiskarte, pagdating ng panahon ay kayang harapin ang anumang hamon ng buhay. Kahit subukin man siya ng pagsubok at problema, kakayanin niya ito basta madiskarte lang siya. Naaakit ang mga babae sa lalaking marunong dumiskarte at hindi puro pagwapo lamang ang alam. Yung tipong hindi nahihiyang subukan ang anumang trabaho para lamang makaraos at makaangat sa buhay. Tandaan, kahit na hindi ka mayaman ngayon, kung meron ka naman ng mga pag-uugaling ito, maaakit at maaakit ang babae sa'yo. Ang pagiging madiskarte kasi ay isang palatandaan na maski mahirap man kayo sa buhay, mahirapan man kayo sa buhay, never kayong maghihirap. Gagawa at gagawa ka ng paraan para maitaguyod kayo at ang inyong magiging pamilya. Tip number 8,
ang lalaking madiskarte. Maraming salamat sa panonood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. And like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Please also support our business page, facebook.com/toktokpasigfranchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS1250492. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa panonood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.